Pansamantalang bukas sa publiko ang ASEAN lane sa EDSA, pero ayon kay MMDA spokesperson Celine Pialago, muli itong magsasara sa publiko kapag daraan ng mga delegado, kanilang mga advance party at mga media representative. Paalala naman ng MMDA sa mga motorista, maaaring makansela o masuspindi ang lisensya ng motoristang daraan sa mga ASEAN lane ng hindi otorisado. Ito'y kasunod ng pagdaan dito ng aktres na si Maria Isabel Lopez noong Sabado. Pinuna ito at humingi siya ng paumanhin kinalaunan. Ang ASEAN lane ho ay para sa mga delegado. To secured na ho yung area na yon. Binubuksan ho yun kapag well-coordinated na. At yung pag-amin po na inalis mo ang cone, ang pag-post po sa social media ng pagiging law violator mo is a no-no for us and for the rest of the ASEAN committee. Mananatili naman ang lockdown sa Rojas Boulevard mula Padre Burgos hanggang Buendia Avenue, gayon din ang CCP Complex hanggang sa 15 ng Nobyembre.